no? Magandang umaga. Teka lang, parang kulang. Siguro dapat may tawag ako sa inyo eh, no? Wait lang. So ayun no, mga kamote. Teka lang, parang pangit. Take 3. Kaulan na araw ngayon naman sa inyo. And panibagong video naman tayo, mga kabotsok. And ayun, nakaisip na ako ng tawag sa inyo. Kabotsok. And ngayon, kakabit natin yung pagmalakas na stabilizer para hindi masyadong malikot. Ha? Pagmalakasan. Gawa-gawa ko lang yun. Kabit lang natin, no? Wait lang. So ayan, nakikabit na natin yung stabilizer. Gagawin ko sana ng review mamaya ito. Ayan. Kaso, ang problema, maglilinis pa ako ng sasakyan. Hindi yung nilinis ko ng first video. Ayan. Ayan kung makikita nyo sa labas ayun. Ay, hindi maliwanag. Nalilinis sa akin ni Lolo eh. Kung napanood yung first video, naglagay ako ng wax, yung bot ni wax. And gusto rin i-testing ni Lolo rin sa sasakyan niya. Kaya tayo maglilinis niya. So, ang kailangan natin, kunin na natin yung sabon sa kanya. And pakita ko lang pala sa inyo, ano. Pang 6 days or 5 days na yata nung pagkakakon ko sa wax. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung resulta. Siyempre, papakita ko lola kung ano yung itsura nung before and after nung mamaya. Ayan. Ayan, nakita niya butil-butil yung tubig niya. Ayan. So, nakailang biyahe na ako, ganun pa rin yung itsura niya. And ayun yung lilinisin natin mamaya. Kunin natin yung panlinis. So ayun na mga kabotsok, makikita natin. Kitang-kita ngayon kung gano'n ba ka-epekto yung wax na nilagay natin. Ayan. Hindi ko kasi alam kung pang 5 days o 6 days niya na ngayon. Magbabay tayo ng wifi. Utosan kasi ako eh. Gano'n ka ba ng utos? Sabay ka ba? So yan, dito tayo sa loob ng sakyan. Ayan, tingnan natin. Wiper ko, no? Ay, damali. Dat pala, hindi ko mini-wiper. Pakita ko sa inyo pag umaandar pala, no? Sabi video ako mamaya kung ano. Bochok, napakalakas ng ulan. And ayan yung epekto ng wax. Nakita nyo ba? Ayan, dumudulas ng sila. Ayan. Update ko mamaya pag nandun na ako sa ngayon, bahay ulit. Lilinisin na natin yung iba. Sasakyan ni Lolo. So ayan mga kabotsok, ano? Papakita ko lang sa inyo bago natin linisin. Lilinisin natin. Gusto rin matesting ni Lolo yung wax. Okay.
shop and ayun yung sasakyan. And i-finish pa natin. Ayun yan, tingnan natin kung ano itong saan natin pwedeng ilagay. Agot. Ayun. Diba? So yakabit natin ito ngayon and then hindi ko muna, sobrang init. Yun. Ito ako sa mga umorder ng wax. Ngayon, si... ano pa na ito? Paps dyan. Yun. Anang RGP. Yan, mga ka-riders natin yan. Ito yung cellphone holder. Ayan. Titignan ko kung saan dito. Hindi nga maganda. Itong cellphone holder na to, sobrang ganda nya. And madikit. Ayan. Ito yung pinakanilalagay nya sa cellphone. And ito, metal yung pagkano nya. Metal. Tapos mahirap syang iyan. Sobrang medyo maganda naman yung quality niya, bakal. Tapos kung makikita niya 3M yan, 3M yung pinakakuan niya. Adhesive niya, 3M. Adhesive ba yung tamang gandon? Hindi ko kasi alam eh. Sensya na yan. And ito yung nilalagay sa cellphone. Ayan. Nabili ko siya 400. Ito. Meron kasi siya, meron tayong nabibili na cellphone holder, yung pinapatan dito mga kabotsok, yung nilalagay dito, iniipit dito sa may aircon. Ayan, nakaganon siya, tapos naka, yung bilog niya nandito. Eh, nakaharangan yung aircon. Kasi so, diba, syempre, mainit minsan. Kailangan mo itapot yung aircon. Ngayon, may nakaharang. Sa, sabi ng iba, natatanggal daw. Kaya ganito yung binili ko. Ayan. Pwede siya. Ayan, makaganyan. Maliit lang siya, kaya tama-tama lang. Hindi siya istorbo, hindi siya ano. Dito, pwede rin. Dito, papasok mo ka ganyan. Pwede rin dito. Ayan, sa gitna. Dito, ayan, sa gitna. Kung gusto dito, ayan, dito. Tapos, so ayan mga kabotsok, ano, nakikabit na natin yung cellphone holder and pakita ko sa inyo kung saan ko siya nakikabit. Ayan mga kabotsok, dito ko nakikabit kasi mas malaking bagay sa akin pag dito ko ikinabit yan. Kasi pag gumagawa tayo ng vlog, katulad nito, ayan, kabit ko ulit. Ayan. Diba napakalaking bagay, kahit nagdadrive ako, pwede kong gumawa ng vlog dahil di ko na siya hinahawakan. And isa pa kaya, dito ko sana kasi siya ilalagay, dito. Ayan, dyan ko dapat ilalagay. Kaso minsan traffic, nakalimutan ko, bukas yung bintana ko. Tapos nahablot. O diba? Wala na nga akong camera. Cellphone na lang ginagamit ko. Tapos nahablot pa. Sayang naman, diba? And siguro, ayan, mga kabotsok, hindi ko ina-advise dito nyo rin ilagay. Ayan. Wag nyo sigurong gayahin na dito nyo ilagay. Depende na lang kung gusto nyo na lang din. Pagka siguro mga kabotsok bumili kayo ng cellphone holder na yan, pag-isipan nyo mabuti kung saan nyo ilalagay kasi napakadikit nya. Maliit lang siya and hindi siya masyadong istorbo kapag wala yung cellphone. Tapos hindi siya basta-basta nahuhulog yung cellphone kahit nagdadrive ka, kahit makaldag. Napakagandang quality nung cellphone holder na ito kabotsok. And yun lang masasabi ko kabotsok, napaganda yung cellphone holder. Pagka siguro ka mga kabotsok, pag bumili kayo ng ganyan, pumili na lang siguro kayo ng magandang quality. And yun lang masasabi ko, napakaganda nung cellphone holder na ito. Kung nagustuhan mo itong video na ito kabotsok, huwag mo nga kalimutan mag-subscribe. And pindutin mo na lang yung bell. And pakicomment na lang pagka may gusto kayo pagawa sa aking video o review. And salamat, yun lang.